Another change in the first five lineup ng Gordon, they're starting off with a veteran guard lineup, and that is Tito Arencio at si JP Galloso. Matawag ng play dito sino si JP Galloso, no? Okay, maganda siguro Dr. J habang nagpapainit tayo sa boots man niya. Ay, nanggaling po kanina sa... Uy, magandang banat ito ah. Napayaan mo natin yung favor ng mga Gordas Gym fans. Ang itinukol ni Junior Jaworski at Boot. Ano ba sinasabi sa Pure Foods? Magiging 3-0 ba after tonight? Well, hindi pa nila malalaman sino. All they talked about sa bago mag-umpisa ang game was for the players to pay attention to the little things. Yung mga maliliit na bagay tulad ng backing out at coming down and transition defense. At sabi rin ni Coach Eric Altamirano, guys, all you have to do is have fun and everything else will take care of itself. Balik tayo sa inyo. Maganda yung sinasabi niya, parating head fun ang head fun. Eh. Kung gusto mo mag-fun, pumunta ka dyan sila. This is a very crucial game for both of these. I mean, yung madaling sabihin yun, but you can feel the pressure for both teams in this ball game. Pero Dr. J, kung having fun ang iniisip ng Pupus dito, they won't have it. Dahil ibang Gordon si nakikita natin, at least dito sa early goings ito, they were double teaming, they were shooting. Ito si Patrimonio. Bagsak si Patrimonio, bagsak ni si Arencio. And Arencio will be slapped with a deliberate foul with 10 and 48 in the first quarter. Well, Arencio, I think, went for the ball. Now, in fairness to him, he went for the ball. He was way behind. He went for the ball and he made sure that Alvin was not, well, in this case, nakabitawan silang dalawa. Kaya nga medyo umaangal konti si Coach Jaworski. Ano ba ginawa ng aking player? Well, ang laro doon, eh, at saka dito sa ganito chapter, palagay ko, kailangan maintindihan natin na pag sabi si Dr. J, hindi pwede walang itulak abigin ang tawag natin. Talagang barosohan ito. Doon nga, no? Going back to that call. Well, siguro may ibang interpretation ng referee, but... Because nag-uusap pa silang dalawa, eh. Obviously, yung anong yun, yung pag-drive na yun ni Patrimonio. Arencio wanted to stop Patrimonio. Yes. Nagkatalo ang sabi mo, nagkadikit yung kamay nila. He didn't want to give him a layup, but he went after the ball and he made sure that he held on. Dahil kung gusto niya saktan yun, masasaktan talaga yun. Iiwanan niya. Iiwanan niya. Pananakit ang mga duwain niya. But the deliberate foul is gonna hurt them because it's free throws plus possession plus the fact that Arencio has to sit on the bench. At least for 3 minutes, Dr. J. At ngayon, pakinggan natin si Anthony Sintay. Anthony, itong Gordos, ibang ipinapakita dito. Early goings, sabi nga pumuputok sila. Ano bang ipinakain ba, ipinainom, isinabi si Danny Jaworski sa kanila? There is no question na Jaworski showed his displeasure with the way his team played. Di ba nagkaroon tayo ng post-game interview, nakunan niya yan, but he said that was a sleeper. Hindi ganyan dapat maglaro ang kukuran. That's not the way. Look at the reason why you don't have a full crowd here. I mean, a lot of Gordon fans, I know on the outside, manonood kami ng game 4 kung mananalo ng game 3. Mananalo, oo. Oh. Hindi na rin kami manonood. Maraming Pure Foods fans are ready to come here and cheer their team because they played so much better than Gordon. Okay, Anthony, narinig mo yung sinasabi ni Dr. J. Sinabi ba ni Sonny Jaworski na gumising sila o paano niya ginising yung kupunan ng Gordon dito sa game na ito, Anthony? Well, you know, it's a little bit funny kasi coming out of that locker room, Coach Sonny Jaworski and the rest of the boys were not the least bit worried that they were down 2-0 sa Pure Foods. In fact, they were joking, they were having a lot of fun, but of course, they worked on their offensive plays. And sabi ni Coach Sonny Jaworski sa kanila, we have to work better on defense. Tapos yung mga offensive patterns na dinrow up ko, gawin lang natin, mananalo tayo ngayon. In fact, he even kidded with his coaches. Sabi niya kay Rino Salazar at saka kay Philip Cesar, oh, nakamaong kayo ngayon, hindi katulad yung isang araw, nakablock kayo, kaya tayo natalo. Ngayon nakamaong kayo, mananalo kami. But sorry, Eugenio. Okay, Dr. J, offensive patterns. At least ito si Jaworski Jr., nakikinig yata sa tatay niya dahil pumupuesto siya kung saan siya may bukas na tira for the second time. Lumabas si Dudut Jaworski sa mga screen at pumukul siya ng dalawang dikit na 3-point shot. Well, partner, yan ang sinasabi natin. Kung ang anak hindi makikinig sa tatay, sino pa makikinig sa tatay? Ayun, so obviously, nakikinig yung anak niya sa... And I think Pure Foods has got to challenge that shot. Hindi nila pwedeng bigyan ng ganong klaseng tira si Dudut na hindi nila sinachallenge. Ito si Dudut Jaworski, he has 2 3-pointers in the first quarter. Ngayon sa missing his first attempt of triple D. And he was quite short, no? Wala yung lobo na tira. Yes. Possible, no? Yes. Very good idea sa high post. Shooting well from the perimeter dito sa series na ito with his mask. Pamula sa gilid. At sa early goal is Dr. J. Ibang Gordos na nakikita natin. They're running at sa agresibo sila. Well, you know, they've gotten those 2 shots from Dudut, but aside from that, wala pa rin naman nakaka-score na iba sa kanila, no? Let's see Galloso again from the outside. This time, it's another triple D. Dr. J,
first two games yata yung tatlong three-pointers dito sa first quarter na match na ng Golden Swan, anumang mga three-pointers ang naibato nila dito sa series sa first two games. Well, Araneta has not been kind to Gordon's this year. Actually, they've only won once there against San Miguel. You know? But here in Cuneta, this is where the majority of the ball games have been won this year. And look at that rebound. Huh? The rebound by Nolly Loxin above everybody else, including his teammates, and a foul on Elmer Lago. Sinubukan niya isalit 18-55. It's a 9-2 lead para sa kupunan ng Gordon. This is game number 3, lamang ng dalawa ang few foot from these Cowboys 2-0. Yes, if they go 3-0, everybody has but conceded, no? The way that Alaska beat Ginebra last year. Diba na, unahan nila ng 3-0 sa press conference, tapos nakaisa. Oh, tatas. Kumakat season, correct. That's season's fault, not Gayoso, because season was cutting. But you got to look at where the ball is, because the ball can be thrown in. Pag naunahan mo yung tao, as he did in that play, pinasahan siya ni Gayoso. Well, tama-tama yung pagpasok ni Gayoso. Tama yung pasa ni Gayoso, tama si Dr. J. Hindi nakatingin sa bola. Yeah. In fact, pagtalikod niya, nakita niya yung bola, dumadaan na sa batok niya. Dunking sa Suman, thinking three. All the shots from Triple Z, hindi na ipapasok ng Pure Food. Ito si Easton umatake. He misses the shot and a deliberate foul has been called on Ravena. And number 8, this is Dunking sa Suman, Dr. J. Undercutting, I think, Vince Easton. Tignan nga natin itong play dahil ito opposite where we are. There's the knee. At yun yung batok, Dr. J. Nakita mo kaya si Easton reacted dahil yung foul batok. Ito tingnan natin from another angle. This is Season. Ito si Susuman. Pak! Kabit. Tinamaan sa batok. Ito si Vince Season. Vince Season was reacting. Buti na lang. Nakontrol niya sa sarili niya. Dr. J, early on, nakikita natin kung physical yung laro dito. Well, it has to be. You know, I think eventually there is no championship series wherein players love each other. Alam natin sa New York, Georgetown na player si Ewing at saka si Monix. Pero pagdating ng playoffs, eh, hiwalay-hiwalay muna tayo, hindi ba? Ayaw nilang magpansinan ngayon. Although parang magkapatid sila galing sa iisang kampo o iisang tatay nila. Oh, at saka si John Thompson is always there. As matter of fact, bukas maglalaban sila para the right to meet the Chicago Bulls. Just in case you fall. And by the way, Houston beat Seattle in the 7th game to go up against the Utah Jazz for the Western Final. Ano na yung sa mga pamato ko sa Western Conference Final? I'm for Houston all the way here. Mahal ko yan. Although, pero tingin ko tagilid sila sa Utah because medyo lamang ang Utah sa home court and everything else, no? Parang kapagpahinga na eh. Ito, matake si J.J. Gayoso. This one is a miss. And rebound to Alvin Patrimonio. 11-2 ang ating score. Early adjustment ni Eric Altamirano. He brings in his lead guard na si Dindo Pumarin, Dr. J. Yeah, it was also a deliberate foul. Kaya obligado niyang palitan si Don Quinsesum. And that's gonna be a fifth foul on number 52. At makikita mo rito, Dr. J, dudot ka, tinamaman ang bola yung referee sa ulo. Hindi sinasuggest siguro. No, it was not. Pag-battle ni Ravena, it was Vic Bartolomeo. He just laughed it off. Ito si Dindo Pumarin, tumitingin sa likod, taking a pass. Ito si Max Marauder. Sumira, wala. Andrew Silago for the rebound. He follows up. Ginamit ang kaliwa in the second field goal para sa kupunan ng Pure Foot dito. So that's good offensive rebound there for Lago, who's not a very tall player but has great leaping ability, no? So 0 out of 10 mong game 2. Pero dito 3 out of 4. Dalawa kay Dudut, isa kay JB. 75% shooting from the Triple B area. 6 seconds on the shot clock. Vin Season. Ipasok na nga yung kanyang nira, pero may tatawag na illegal defense right before he took off for that shot. Tatawagan ng warning ng Golden Cowboys. Game number 3 po ito, first 2 games, napunta sa kupunan ng Pure Food. 11-4 ang ating score, ang Gordons up to an early lead and up to a good start, Dr. J. Yeah, pretty good start. Much better than the way they started in the last 2 games. No? Obviously, ngayon lang sila nakakatikim ng ganito kalaking lamang sa Pure Food dito sa terrain na ito. We were expecting a sellout, although maraming tao, meron pa rin mga pakanting upuan dito. As Gayoso misses, but he gets his own miss. He follows up, wala. Labanan sa rebound, Patrimonio na sundutan. And finally, Bong Ravena has it. Well, Gayoso has had 2 open layups. A very easy shot, but he does not use the glass properly. He tried the finger roll ang nangyayari kaya hindi pumapasok, no? Oh, offensive foul. Moving pick. Provided by Jerry Cudinera, he's locked with his first foul. Jerry Cudinera wearing his transparent mask.
upang protektahan ang kanyang dalawang fracture points on his left cheek. Delivering ako dito sa player na ito dahil he knows the importance, his importance to the team, and injury or no injury, naglaro siya. Ang ganda ng pasa mo, Iho. Tato, at yun, yung replay kanina, Dr. J. They make sure this time, walang magkakamali. Good communication between the two guards, and it's a 9-point lead, 6:35 left here in the first quarter. Post up play now for Alvin Patrimonio, but quick double teaming. Naagawan pero nawala ni Vince Season sa 8-9. Kukumpara natin ang Gordon doon sa first two games nila. Lahat ang ibinubuhos nilang intensity dito. Palagi ko, na-imatch na kung ano man ang kanilang nagastan ng first two games. Correct. It's a matter of being able to stay in it for four quarters. Yeah, they're really starting off very well. Now, which is expected for a team that's down. Now, this is an easy getaway here. And he's on Ilelea Pito, and this is the biggest lead para sa kupunan ng Gordon Smith. 11-point bubble para sa Gordon Smith. They're trying to come back. They're down 2-0 dito sa ating conference ito. Green Cross Rubbing Alcohol, the official rubbing alcohol of the PBA. Partner natin sa kalusugan. Pinutataan ni Marlo Aquino, si Elmer Lago as we continue play. This is the first quarter. Jaworski Jr. against Corinera. Tumama ang bola sa ilalim. This is alarming, Dr. J. 11-point lead para sa Gordons, and Jerry Cubinera has just picked up his second personal foul. Yes, that's very true, Chino. Alam mo, ang nasasabi natin dito is that the Gordons is playing with a lot of intensity, and that block highlights the kind of defense that they've been showing, the hustle. You know, alam mo, in the first two games, napapansin natin, lalo na dun sa unang game, hindi sila makatakbo. They haven't been able to get their fast break point. Eric Altamirano did not want to call that timeout because the first mandatory timeout would have been charged to Gordon. Pero he had no choice. He had to call it because his team was down by 11. Baon na baon sila. Si Chris Volado making an early entry because of the two personal fouls of Jerry. Well, Jaworski, who's a pretty decent free throw shooter, misses both free throws. And that would have given them a bigger and better cushion, no? So, from day to big mismatch, Patrimonio against Gayoso, but there's a double team. Baksak si Patrimonio. Bukas si Jerry, he misses. But he recovered. Ito si Ravena, has it scored against Dugut Jaworski. Tira ni Cubinera sa labas. Finally, a conversion from Jerry Cubinera. Nag-iba ng lineup dito si Coach Altamirano. He's using three big men, ha? And J.D. Gayoso just missed his third layup, Dr. J. Kung may shot charge yan, masisira ulo nung kanyang gumagawa niyan. And Jerry Cubinera answers back with his fourth straight point to cut down the lead 15-8, 5-15 dito sa ating first quarter, Dr. J. Well, both teams are obviously going to make a run somewhere here. Hinebra, Gordon said the first run, and now Pupus is having its run. Dahil yung dalawang misses, malaking bagay yun. Now he shoots another three-point shot and he makes it. So, bakit? Bakit po nakakashoot ka sa free throw line? Walang bantay, hindi ka makashoot. Dr. J, mukhang nagpakita sa kanyang karir. Nuebe. Ha, nuebe. All from the three-point line, and Dugut Jaworski on fire from the three-point line. They're not paying attention to him. They're giving him that 24-footer, but he's really having a good time at that. Patrimonio sa ilalim and blocking foul. Both were moving. Makikita natin, Dr. J, na parehong gumagalaw eh. So, benefit of a doubt, kanino itatawag. Good sa player na dumidepensa dahil una-una, imposible maka-establish siya ng paa doon. I think that was a good call. Actually, kung ako yun, baka hindi ko pa i-call yun. Enough. Pick and roll play here between Lindo Pumara, and there's a pushing foul called on number 12, Dito. Number 12, Dito. 88 ang ating score. Ang Gordon still on top. Ang tanong nga ni Dr. J dito, paano isusustain itong kumbaga, dizzying pace na ito, Dr. J? Well, it's the adrenaline that you have in your body, no? And your defense got to hold. Ito, naglulundaga sa bola. This is the kind of intensity that we never saw. And this is the double team on Patrimonio. Nagkauntugan pa sila ni Dugut Jaworski. 3-second violation. 3-second violation. And everything going for Gordon's gin. Hindi ko alam kung anong klaseng tinimpla ni Sonny Jaworski sa mga tubig ng mga players ng Gordon that they're playing this well. Parang nilagyan niya ng sili. Parang ganahan na ito kung nilalaro niya. It's Sunday, I think. And it's Pentecost Sunday. Hindi ako nagkakamali. Bakit direktipin sa mga kasalanan nila si Gordon? Dahil marami kasalanan ginawa ito Gordon's for the first two games. In fact, some of their fans ay nagkaroon na ng mga doubts, no, sa kanilang kupunan. Yeah, they're very disappointed at the way they played. Ooh, penas pa sila.
na tap in by Nolly Loxing gives them an offensive rebound plus 2 points. Palagi ko yung mga fans ng Gordon who decided to watch on TV, well, they're getting their money's worth. Sayang nga lang kung nandito sila ng live, meron pa mga konting pwestong bukas. Pero sa mga Dr. J, get time to parang wait and see yan, you know? Yeah. Manalo ng game 3, saka magpapalita. Ibang strategy ang ginagamit ni Coach Joe Worski using a smaller player against Alvin Patrimonio. Hindi siya gumagamit ng Nolly Loxin or Wilmer Ong. He uses Gayoso who has much more mobility. But he has to put that body against Alvin because when Alvin gets into that position, medyo mahirapan siya sa height advantage. They're going to this match of Dr. J, Gayoso and Patrimonio. And Patrimonio, Francis, pagsak si Alvin Patrimonio, and this is a physical ball game, Dr. J. And pag hindi ready ang pure food sa kind of physicality that itong Gordas is applying, baka magulat sila dito kung gagawin. And pure food now, locked in a huddle. Obviously, it's going to be physical. Yung isa is fighting for survival, kumbaga sa ano eh. And then Alvin, I think, realizes that also. He goes into the land of the unknown, kumbaga sa ano eh, medyo wala kang kampiron, parang nagpunta sa Lebanon. He's a tough player. He's a tough player. You gotta give him that. Sanay na rin siya dyan sa pakpakan. Alam niyo, siguro nga Dr. J, nagtataka siya that naalala niyo nung kinakausap isa, sinasabi ni Alvin Patrimonio, hindi doon sa post-game zone natin, yeah, that we will have later on after this game na yung kung nakumpara niyo yung Ginebra at saka yung Gogos yun, hindi ganun ka-physical, eh? Yes. Ginebra really played soft in the first two games and that's why they lost so badly. But it's not because of the physical game yung sinasabi natin soft, but the way that they played, parang walang intensity, ayaw makipagbanggaan. And it's obviously a different team tonight. Ito 10-point lead para sa kapunan ng Gordon. Meron pala is in the ball game. Tapos na kasi yung foul ni J.D. Gayoso na sunod-sunod. Eh. Kailangan magsigil sila ng bagong mga kaloob. 6 seconds on the shot clock. Season, 18-3. This one is in the bar. Masyado silang buenas from the triple B territory, ha? Eh? I mean, that percentage, I think, is over 80%. Dok, mukhang tumama yung ating pagpilit kanina ng mga taga-alat na triple shooting. At hindi sila nag-aalat dito. They're, kumbaga, sweet shooting ngayon. Kumama sa paan ni Bong Ravena. Bong Ravena, hindi malaman kung saan maghanap ng butas. Ang disindo po marin. He misses and locked in na agawan ni Chris Volado. Ito si Ravena. Still happening. Yan ang weakness niya ever since he was an amateur player. Ayan na tayo mga that's been called. Forcing run ng Gordon. They're up 23-10. At ito po si ang mga kongresista natin. Linggo nga pala, walang trabaho yung mga yan. Yan, mga gusto palagi nanonood ng basketball. Almost a nice drive there by Baldavid, but tough from behind. Baldavid came into the ballgame replacing Dudut Jaworski, no? Matchup na naman sila ni Dindo Pumaren. Oh, that's offensive. Dr. J, makita mo doon yung tentative ni Chris Volado. Una, hindi sa mga tira. Pangalawa, when he decided to take the shot, abay, naka-install gusto siyempre yung position si Marlo. Well, Chris Volado is not gonna beat Marlo Aquino 15 feet away from the basket. If he's about 8 feet yun underneath the basket, he can power his way in. Pero facing basket 15 feet, he does not have the dribbling ability to beat Marlo. Turnover, 2 foot, got the clear of the ball. They have 6 against the 2 ng kupunan ng Gordon. Ando, Baldavid making his first appearance dito sa ating game number 3. Shot clock is down to 4. Marlo knows that. And he has made that turnaround jump shot. Mabigat na tira yun. I mean, under time pressure, 15-point lead here for Gordon. Alam, maganda rito, Dr. J. Mahata kung marinig ni Anthony. Talagpalagi ko, merong secret antidote itong si Sonny Jaworski. Baka kung ano hinalo niya doon sa Gordon's gym ngayon at nagbabaga itong kanyang kapunan. Kunyera. Still, consistent as ever, Dr. J. Diba ang tawag natin dito kay Alvin Patrimonio, si Captain Lionheart. Ito si Captain Courageous, dito yung libro. Ako, hindi ko naman. I know that character. And Jerry really is very consistent with that jump shot of it. Diyan ang pamilya sa Nigerian. Nolly Loxin, palibag silang dalawa. Nadaganan si Chris Volado. And Chris Volado, weighing about 250 to 260 pounds, bumagsak sa bigat ni Nolly Loxin on his way to the basket. Yes, that's only the 14th foul however for the Cowboys. Gordon has been in the penalty for quite a while. Jerry Cotinera is now being replaced by Ray Evangelista.
And that's the tank at work. Sinono ng team eh. Kita mo kung paano siya magtibag ng mga dingding na katulad ni Chris Bulado. Masyado mahaba itong play na ito. Ayun, maagawa na. Pero nakuha ulit si BC. Sambunas pa. Hand off Marlo Aquino. At look now, it's a big 15-point bubble para sa kupunan ng Gordas. And Ravenna again, another turnover. Last touch siya. And this is his second turnover. Dr. J dito sa ballgame ito. Nothing is going right para sa Pure Foods dito sa game number 3. Yeah, he touched it last. He's almost trying to go for the ball. Hindi naman niya inabot from outside. No? And the breaks seem to be going so much in favor of the Jeans. So parang, will the law of averages finally catch up with Pure Foods after having beaten Gordon's 5 straight? Kagila, gulat-gulat ng mga pangyayari. Pasa sa ilalim. And this is a different, an entirely different Gordon's Jeans we're seeing on the floor right now, Dr. J. Mukhang sila nga yung mga balls na sinasabi nilang balls. Oh, because balls are always known to be raging animals. No, pag sinaktan mo yan, eh, hindi umaayaw yan. Bukas si Chris Bulado against Valdavid. Yes. Ayun, sigurado na yun. Imposibleng maimintis yun. Kapagkat si Valdavid, walang katawan para pigilin si Chris Bulado. Marlo Aquino turning around. Ando ng depensa ng Pure Food. And foul on Chris Bulado. Pero wala pa rin sila sa penalty. But already 3 personal fouls. No? Sige natin, libidigay ang 2 free throws because it wasn't in the act of shooting. He was dribbling. And Sonny Gabato now, ipapasok sa loob. One of the original enforcers of the league. Ipapasok ko yun, baka mabigyan ng konting anghang ang laro ng Pure Foods Cornbeef Cowboys. Gordon has to use the clock in this play. There are only 16 seconds left. So they don't really have to attack very quickly. Oh, but that was a bad foul by Cabato because they are in the penalty. Cabato trying to intimidate Marlo Aquino. Yun ang unang pasok niya. Pero si Marlo, Dr. Tim, yeah, malamig para sa mga ganyang klaseng paggawa. Saka si Sammy Cabato, alam natin kung saan galing yan. Aral kay Sonny Jaworski ito ngayon. Paano sasabihan ni Sonny Jaworski si Marlo paano to counter, no? Yung kung ano mong ginagawa ni Cabato sa kanya. He just tried to use like against you, trying to make you feel, ano. But I think, you know, kasi tignan natin ngayon how Marlo has improved from the free throw line. Tignan mo yung mga nakikita mo sa NBA, ha? Yung mga Pure Foods sa kabila. They're distracting the shooter and they've done a pretty good job. Oh, mas mabigat ito sa problema ni Marlo na to dahil kung wala bang nagbibisong ganyan, malala nang ipinapal niya ni Marlo Aquino. In fact, in game number 2, he missed a total of 7 free throws. 8 all in the game. 7 in the first seven, half. Oh. He finished with 5 out of 13 in that ball game. So, 8 pala, no, ang iminindis niya. Yeah. Itinayin niya si Loli Loxin. A good rest for him. Dalawang minutes ito, si Marlo Aquino. One of his glaring weaknesses. Yeah. So, that was a good call by Sonny Cabato because Pure Foods gets another chance to shoot at the basket. Tingnan si Ray Evangelista. He turns, he curls. Wala. At ubos na ang oras. Hindi pa maibabato. Uy! Will that... Tingnan natin. Mag-uusap pa mga referee. Mag-uusap pa mga referee. So, tignan nila. Mag-check sila. Referees conferring with each other. At tumitigil sila sa table officials. Ito si Dodo Jaworski. 9 career high points. 3 of 3 from the 3-point line. It is not counted for the final score. It's 29-14 para sa Gordas. We'll be back with the second.